itong itong ama namin at saka itong Hail Mary full of grace, wala po ba itong kabuluhan? Oo. Oh. Mm. Paano pag may, kasi nga bakit nga wala kayo nananalangin kay Maria? O meron po ba itong kabuluhan? Bakit kayo nananalangin kay Maria? Tika muna. Wala po ba itong kabuluhan o may bakit, kabuluhan po bakit ito? Bakit kayo nananalangin kay Maria? Tika. Dito muna tayo. Huwag kang ano, bumataw na kay Maria muna. Dito muna tayo. Yung panalangin po namin na ama namin paulit-ulit at saka yung Hail Mary paulit-ulit. May kabuluhan po ba yan o walang kabuluhan po yan? Oh. May kabuluhan yan. Ang problema lang, inuulit-ulit mo ayaw ng inuulit-ulit yung panalangin. Dapat isang beses lang. Tapos. Ayun. Sino may sabi isang beses lang? Sige nga. Ano yun? Sinong may sabi sa inyo isang beses lang? Sige nga. Sinong may sabi na isang beses lang? Sino may sabi? Ano ba ibig sabihin ng walang paulit-ulit? Hindi paulit-ulit? Walang kabuluhan ano na. Ibabasahin mo nga ulit yung talata mo. Binabasa. Sinabi doon mga walang kabuluhan panalangin. Teka mo na. Ay, hindi itong taong ito, hindi ito nakakaintindi na binabasa po niya. Ang sinasabi sa talata mo, walang kabuluhan panalangin. Bawal ang ulit-ulit yung walang kabuluhan panalangin. Ay, itong mga taong ito, may diferensya ito sa pagkakaintindi. Ay. Hindi, ang nakasulat sa Biblia, pakinggan mo ko. Ang nakasulat sa Biblia, walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi, walang kabuluhang panalangin. Oh, hindi. So, walang kabuluhang paulit-ulit. So, talo kayo. Kung uulit-ulitin po yung Our Father at saka Hail Mary, walang kabuluhan po ba 'yon? Pagdurodiretso? Siyempre maririnig din doon. Walang kabuluhan po 'yon? Walang kabuluhan po 'yon? 'Di ba tama? Hindi, ikaw yung mali rito. Walang kabuluhan po 'yun. Ulit-ulitin. Every minute. Yung pagsamba sa Diyos, ama namin, sumasalangin ka. Ulitin, sambahin ang ngalan mo. Tika mo na. Sambahin ang ngalan mo. Mali yan. Walang kabuluhan po 'yan? Maiimpierno kang gugol kung ganyan. Ano, ulitin niyo ng 10 beses? Tika mo na. That words ay galing ng langit po 'yan. Tingnan na. Remember? Tingnan natin. Tingnan natin kung sino ma... Tingnan natin. Opinion, eh. Tingnan natin sa judgment. Tama na. Sa judgment puro day. Porong-porong ka malalaman ng opinion. Malalaman natin eh. Kung sino yung maling aral. Porong lang opinion eh. Hindi. Tingnan natin sa maling aral kung sino. Sa judgment mo, naligtas na ba si Soriano? Para sasabihin mo, tingnan natin. Wala pa. Kasi nga, mangyayari pa lang yan. Kami meron na eh. Alam mo kung asan... Mangyayari pa lang yan. Okay na. Mangyayari pa lang yan. So at least, wala na. Sino sabi sa inyo mangyayari pa yan? After death, meron ng judgment. Mangyayari yan sa susunod sa No. After death, meron ng judgment. Ano? Ayan. Ano yung gusto niyo na patunayan? Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aaminin niyo po ba sinungaling kayo? Pag may mabasa po hindi, ako. Sa purgatorio yun eh. Hindi. Pag may mabasa po ako, tingnan mo na. Pag may mabasa po ako sa Biblia, kapitulo at versikulo, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling po kayo? Sa purgatorio nga yan, pero hindi yan yung tunay na pagkukulong. Ano sa purgatorio? Dito sa Biblia po tayo, Pag may mabasa po ako sa Biblia, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Ang daming mali talaga sa Katoliko, promise. Mali po yung turo ng Iglesia Katolika na after death is judgment. Sige. Mali o tama? Hello. Mali po ba ang turo ng Iglesia Katolika? Mali po ba ang turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na after death is judgment? Mali o tama? Anong after death is judgment? Hindi yun. Hindi pa naman yun. Hindi yun yung tunay na paghukom. Hindi pa yun. Hindi pa yun yung judgment na tinatawag. Kung hindi pa yun, so hindi pa yun ibig sabihin mali yun yung mga patay. Tingnan mo na. So ibig sabihin mali nga. Anong mali? Mali yung alin? Yung after death is judgment.
Eh, wala pa nga kasi ngayon. Wala pa kasi ano ngayon. Kung may magtuturo na after death is judgment, mali nga. After death is judgment. Mali o tama 'yun? Hindi ko masasabing mali 'yun kasi nga. Ayun. Yung iba kasi or na naman ito ay yung iba kasi meron kasi ano, meron kasi wait lang. Maging firm ka sa sagot po ninyo. Huwag po kayong hindi, ano, huwag hindi, po kayong kasi, parang yes or no, nasa or po kayo. Hindi pa nga kasi 'yun. Hindi pa kasi nangyayari, hindi pa nga bumaba si Kristo na hindi pa nga bumaba. Kaya nga hindi pa si bumaba. So, ibig sabihin hindi pa nangyayari. Yun, hindi pa nga 'yun, hindi pa 'yun yung judgment. So hindi pa nangyayari ang judgment. Mm. So, hindi pa. Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aamin niyo po sinungaling kayo. Oh. After death is judgment? Yes. Alam niyo napakalawak kasi hindi, yung tinutukoy niyo na yan. Pag may mabasa po ako, hindi. Yung mababasa. Tika muna, tatalian kita sa isang talata. Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aamin niyo po sinungaling po kayo? Wait lang. Hindi na kasi yan yung range ng yung ano ko yung nag-aalibay po kayo yung eh. Knowledge ko yung diyan. Nag-aalibay po kayo. Hindi na po kasi doon lang po kasi yung topic sa nakakaawa po kayo. Dalawa sir. Lang po kasi inyo, yung gusto kong itatake. Lang po, ha, yung sa imahe. Sa totoo lang po ha, yung sa mga imahin po yung topic actually nag-i-interpret po kayo ng sarili po yung opinion. Wala po kayong tinatawag na basis. Puro lahat po non sequitur. Ibig pong sabihin, it does not follow. So, ibig pong sabihin po, sir, mali po mali, kayo. Mali. Historically, textually, rhetorically, philosophically, mali kayo lahat. Ako, meron po akong beses na pagsasabihin ko po na mali po yun kayo. Yun yung akala nyo. Eh, bakit po? Kasi, meron po, pag magbabasa po tayo ng Biblia, dapat meron pong tamang interpretation. And that interpretation, yun hindi mo hindi mo nga nasagot lang doon sa mga paulit-ulit na pagdasal. Tika muna. Yung pag-iisip nyo po, eh, dapat wait lang, di ba talo? Di ba talo ka na? Sumulat. Tika muna. Anong talo? Talo si Mubaga. Wala diba kang nabasa doon na mali ang katoliko. Di ba binasahan kita, sinabi ko, pag may nabasa. Wala. Ikaw nga yung talo rito. Kasi ang din natin dito, pag may mabasa ka na mali ang katoliko, aaminin kong diba, talo ko. Wala kang nabasa. Yung mababasa ng... Wala kang nabasa. Sabi doon, walang kabuluhang paulit-ulit. Ang Our Father at saka Hail Mary, sabi mo, may kabuluhan yan. Nakatapos sasabihin mong bawal? Ay, itong taong ito. yung Hail Mary? Yung Hail Mary? Apo. Yung Hail Mary? Yes. Ano po paulit-ulit yun? Paulit-ulit yun. Walang kabuluhan bakit po yun? Bakit inulit-ulit? Iba sabi nga ng Diyos, huwag niyo okay, ulit-ulitin kasi naririn kasi yung Diyos ang ulit-ulit. Huwag lang sana yung isang salita. From now on, all generations shall call... Hindi. Sabi ng mahal na birin, all generations shall call me blessed. Ibig sabihin, lahat ng mga salinlahi tatawag sa kanyang blessed. So, ibig mo sabihin, dapat paulit-ulit. Ay! All generations shall! Ibig sabihin, hindi, you are commanded to say that word. Blessed art thou among women. Ay. Ibig sabihin, ikaw yung walang common sense rito. Saan mababasa sa Biblia na sambahin si Maria? Pag na may nabasa ka, talo ako. Wala naman kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala po kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Parang obligado po ako magbigay sa inyo ng talata. Wala po. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng turo ng Iglesia Katolika na sinasamba namin ang mahal na birhen. Sinasamba nyo. Anong dokumento ng Iglesia Katolika? Basahin natin. Hindi sa dokumento. Ginagawa niyo. Opinion ka lang puro eh. Ginagawa niyo. Wala kang opinion. No. Opinion lang puro yung argumento po ninyo eh. Nakikita ko kasi. Nakikita. Judgmental ka lang. Kung ano yung nakikita mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, wag kang mangusga ayon lang sa nakikita mo. Ay. Wala kang ebidensya, wala kang basihan. Eh bakit dinadasalan niyo si mama niyo? Dinadasalan. Tinatawag niyo pray for us nga hindi. Tinatawag niyo pa mama si Mama Mary, di ba? Magkaiba yung nagpapatulong ng dasal at dinadasalan. Tapos, kaya nga sabihin yung, namin pray for us. Alam eh. Nyo, ito yung kinapangit. alam niyo bakit mas gusto kong lumipat, mas gusto ko
Alam niyo bakit kayo? Mas gusto kong lumipat sa ibang you reliyon? You are free. Kasi nga, you are free to grow. To sinasamba go outside si the church. No, walang problema. Inuutusan niyo pa. Akalain niyo? Ano yung inuutusan? Akalain niyo? Akalain niyo? Yung ina niyo na sinasamba niyo? Inuutusan niyo? Di ba inuutusan niyo si Mama Mary? Ipanalangin mo kaming makasalanan. Utos ba yan? Sinasabihan niyo si Mama Mary? Ipanalangin niyo kaming yan makasalanan. Yan pala, hindi ka nakakaintindi sa salitang Tagalog eh. Ipanalangin mo kami. Hindi namin sinasabi na oh. Ipanalangin mo. Dapat ay, ano mo po. Ipanalangin mo. Pero, hindi po. Ipanalangin. Ibig sabihin, request mo yan. Ay. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo. Iba yung inuutusan. Hindi nagpapatulong. Itong taong ito lang, ano, puro ka lang argumento, walang ebidensya. Tama. Nagpapatulong nga, di ba? Iba yung nagpapatulong at nag-uutos. Tingnan mo nga. Ipanalangin mo kami. O, pagkatapos? Ipanalangin mo kami. Ayun, inuutusan mo. Inuutusan mo. Sino may sabi sa inuutusan namin yun? Akalain nyo yan? Pray for us, English. Akalain nyo yan? Ina ng Diyos? Tapos inuutusan nyo? Hindi po. Pray for us. Sino kayo? Hindi po. Pray for us. Tiga muna. Pray for us. Utos yun sa inyo? Sino kayo? O sa Tagalog? Anong nakasulat? Anong nakasabi sa Tagalog? Pray for us. Anong nakasabi sa Tagalog? Ipinalangin. Ipanalangin mo kami. Yes. Nagpapatulong po kami. O ipanalangin mo kami. Nagpapatulong nga. Nagpapatulong. Hindi inuutusan. Nagpapatulong. Walang sinabi na. Nagpapatulong nga, diba? Hindi. Walang sinabi na. May sinasabi ba na tulungan mo kami? Hindi. Ipinalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Grabe naman. Grabe naman itong taong ito. Simpleng vocabulary. Hindi mo maiintindihan. Itong taong ito, diferensyado. Wait lang. Ay, delikado ko na, ito. Tika muna. Pag sinabi ko ba sa'yo na ipanalangin mo? Parang walang kabuluhan itong argumento mo ito. Pag sinabi ko ba sa'yo na ini-insist mo yung mali po ninyo eh. Ano ibig? Nagpapatulong. Pag sinabi ko sa'yo na ipanalangin mo ako, nagpapatulong, ipanalangin mo ako? Utos yan. Sige daw, sabihan kita. Ikaw, sabihan kita. Pag may mabasa po. Tika muna. Sir, ipanalangin mo ako. Pag may mabasa po ako na si San Pablo, sinabi niya, ipanalangin niyo ako. So, ibig sabihin, inuutosan ni San Pablo yung mga tao noon? Sige nga. Ipanalangin. Anong yes, sir? Same. Saint Paul. Si San Pablo sinabi mismo nagsabi, ipanalangin niyo ako. Hindi. Yes. Wait lang. Sinabi niya mismo na, ipanalangin mo ako. Ipanalangin niyo ako. So ibig sabihin, pagsasabihin pa lang ipanalangin mo ako. So ibig sabihin, nag-uutos ka. 'Di ba? Iyan yung understanding po ninyo? 'Di ba? Pagsasabihin ipanalangin mo ako. So ibig sabihin inuutosan mo 'yon. Yun. Oh, sige. Tama. Sige, sabihan kita. May mabasa po ako sa Biblia. Ipanalangin mo ako. Na sinabi ng San Pablo na ipanalangin niyo ako. Ibig sabihin utos 'yon? Hindi, ano ba yung sinasabi mo? Ipanalangin. Wala na. Ngayon. At magpakailan man. Wala itong pagkakaiba ni ano. Wala itong pagkakaiba ni Linggas at saka ni ano. Linggas at saka ni Alinton. Puro lang opinion. itong taong ito. Nakakaawa po ang tao pong ito eh. Puro lang opinion eh. Ha, di ba? Ang dami-dami po nating hinahanap sa kanya mga dokumento pero hindi po ano eh. Ay, wag niyo insist po ninyo. Talo kayo. Kayo po yung talo rito. Ang dami-dami po yung butas eh. Ang laki-laki ng mga butas na ibig... Alam niyo sinasabi? Wala po eh. Kasi nga, nakikita niyo, hindi ako ganong kagalingan sa Bible. Pero, wait lang. Ang dami-dami po po mga sinanggit na wala sa Biblia at inaamin nyo po mismo na ang dami-dami nyo mga sinasalita na wala sa Biblia. Dinadagdagan nyo yung nakasulat. Eh, wala. Okay na. Paano nga pag binabasa ko na bawal yung paulit-ulit? Puro lang. Walang kabuluhan na eh, di ba? Talo kayo. Yung bawal na paulit-ulit, walang kabuluhan po yun, di ba? Yan binasa kanina, di ba? Kaya nga tinatanong kita yung Our Father at saka Hail Mary, may kabuluhan ba yan? Sabi mo, oo, merong kabuluhan. Baka tapos, ibig sabihin, hindi pala bawal. Ay, itong mga taong ito, diferensyado. Ang ibig sabihin, walang kabuluhan. Wala na. Ulit-ulit. Wala na.
Itong argumentong ito, talo opinion kayo, versus talo facts. Tapos ikaw pa yung magsasabi sa atin na talo, ay wala na po kayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo, Mr. Rain. Wala na, tignan nyo, di ba? Ang dami-dami mga dokumento yung inilalatag pagkatapos, ayun, puro personal interpretation, nakakaawa naman po. Ito po yung ano, ito po ba yung mga, yung style po ninyo ng mga tinatawag na dipinsor na Elisuriano? Iniintindi ang Biblia pagkatapos dinadagdagan pa? Ay, diferensyado itong mga taong ito. Di ba? O, tingnan nyo, di ba? Ang dami-dami ng nandito. Sinasabi, oh, wag muna yan patulan, ganito, ganyan. Eh, hindi, pinapatulan po natin yun. Eh, bakit po? Kasi pumapasok po sa program po natin eh. Pero again, puro lang opinion. Hinahanapan po natin ng ebidensya, hindi makapagbigay ng ebidensya. Kahit isang ano, kahit isang, isang sa Biblia, wala po eh. Wala po. Wala po. Sabi niya, mali ang rebuto. Ang Diyos na paggawa ng rebuto. So, yun, nahihirapan po siyang ma-connect po yun. So ngayon, sabi niya, walang problema sa Diyos-Diyusan. Pagkatapos sinasabi niya, yung mga rebuto ng mga Katoliko, Diyos-Diyusan po yan. Sino nasabi sa inyo? Anong dokumento sa Iglesia Katolika, Diyos-Diyusan po ito? Eh, wala. Puro opinion. Yun, tumakbo po siya doon sa ano? Tumakbo po siya doon sa tinatawag na paulit-ulit. Ang sinabi nun, merong adjective eh. Ang sinabi ng Panginoon Kristo, walang kabuluhang paulit-ulit. Kaya nga po tinatanong natin siya. Na ito bang Our Father at saka Hail Mary, ano ba ito? May kabuluhan ito o wala? Sabi niya, may kabuluhan. So, ibig sabihin, hindi pala ito bawal. Kaya nga, ipinagpatuloy po natin sa verse 9. Sabi ng Panginoon, kung magdadasal kayo, eh, ito ang idasal niyo. So, ibig sabihin, dapat sundin natin yung sinabi ng Panginoon.